Pagpatuloy muli, muling tinitingnan ng PH Navy ang 15 Phase 2 Israeli missile boats. Ang Philippine Navy, PN, ay nagpaplano na makakuha ng hindi bababa sa 15 pang Israel-made Shaldag Mark 5 missile boats na siyang batayan ng kanilang Acero-class patrol gunboat. "We are planning to get 15 additional Acero-class gunboats to augment the 9 now on the pipeline," Navy Chief Rear ADM Toribio Adachi Jr. told reporters on the sidelines of the commissioning and send-off ceremony para sa Fast Attack Interdiction Craft Missiles, FAICMS, BRP Nestor Acero, PG-901, at BRP Lolinato Toong, PG-902, Lunes. Sinabi ni Adachi na ang karagdagang Acero-class gunboat ay makakatulong sa kanila upang matugunan ang kanilang mga kinakailangan sa patrolang sa mga karagatan ng bansa. Sinabi rin niya na ang FAICMS ay itatalaga sa Littoral Combat Force. Sinabi niya na 4 pang FAICMS, ang iba pang pangalan ng klase ng Acero, sa serbisyo ng PN, ay ihahatid sa 2023. "I don't know the exact delivery dates next year, but this shall be entire next year," the PN chief added. Ang huling batch ng 3 na itatayo sa PN shipyard sa Naval Station Pascual Ledesma sa Cavite ay nakatakda sa 2024. Sinabi ni Adachi na tutulungan ng Israel Shipyard Limited ang PN na i-rehabilitate ang lumang shipyard at gawin itong mas moderno at pahihintulutan itong magtayo ng mga ganitong uri ng barko. "Sa ganoong paraan, matututo ang ating mga tao kung paano ito gawin. Mapanatili itong mga Acero-class boats at iyon ang magiging simula ng paglipat ng teknolohiya," he said. Ang 32-meter high-speed vessel na ito ay nilagyan ng quick intercept ability, remote stabilized weapons, at short-range missiles na may kakayahang maghatid ng precision strike laban sa mas malalaking hostiles at high-value target sa lupa at dagat. 4 sa FAICMS ay armado ng Noon Line of Sight, NLOS, missiles na may pinpoint accuracy at saklaw na 25 kilometro, habang ang 5 pa ay armado ng Typhoon-mounted 30mm main cannons at .50 caliber heavy machine. Mga baril, ang pagkuha ng mga FAICM na ito ay kabilang sa mga proyekto noong 2019 na inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Horizon 2 list ng AFP Modernization Program. Ang Notice of Award para sa FAICM project, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 Philippine pesos bilyon, ay inilabas noong 5 ng Enero noong nakaraang taon. Ang mga ito ay inaasahang papalit sa puwersa ng patrol killer medium o medium-sized patrol craft. Kapag nakumpleto na ang mga paghahatid ng FAICMS, maaaring hadlangan ng mga sasakyang ito ang mga pagbabanta sa ibabaw at ligtas na maglunsad ng mga Noon Line of Sight missiles gamit ang mga nakapalibot na littoral area bilang maneuver space at cover.